Friday, 5:15. Kakarating ko lang sa bahay galing trabaho. So, ayan, swelduhan na. And napadala na yung sweldo ko. Pero may overtime tayo dito. Bale, nag-overtime ako ng 3 hours. Tinan nyo lang kami kung madumi pa. Ayan, nag-overtime ako ng 3 hours. So, magkano yung 3 hours kong overtime? Ayan. 20 euros. No, 40 euros. Tatlong oras na overtime. So, pero yung sweldo ko, yung pinaka-sweldong tinarabaho ko sa isang buwan, dun dumarating sa banko. So, ayan. At least, naka-overtime ako ng 40 euros. Kuya. Questo per sabata. Grats. So, yun. Binigyan ko na ng pera si Kuya Marcos ng pang ano niya. Saturday niya. Kasi lumalabas siya pag Saturday. Eh, binibigyan ko siya ng pera. Binigyan ko na ngayon para, syempre, advance, di ba? Computer natin kung magkano ba yung pinapatakan ng aking isang oras na trabaho. Ay, pagod. Whew. Magkano yun? 40? Dodo ay 3? Yun, ang pinapatakan ng isang oras kong overtime ay 13 euros and 33. So, tingnan natin kung magkano sa pesos yung aking overtime. Bale, magkano yun? 13 times 57, sabi natin. Wow! Isang oras kong ang isang oras kong trabaho 741 na sa Pilipinas. Grabe. Ah, pero yung overtime yun kasi mas malaki yung sweldo ng overtime kaysa dun sa normal. Kung ako nasa Pilipinas, laki na ng sweldo ko. Pero wala eh. Nandito tayo sa Italia eh. Ganon din yung gastos dito kahit malaki yung sweldo. Eh, nakapag-busy na ako. Busy-busy si Kuya sa paggagawa niya ng mga package. Pang-benta. Yan. Etong laman nito ay 5 euros na jacket. So, nabenta niya ng 20 euros na nabili niya sa second hand. Yan, ang ganang business niya ngayon. Yan, dalawang box yung ginagawa niya. So, si Mrs. nasa trabaho pa. And merienda time muna tayo. Tama-tama, meron kaming menudo! Ito si Posty. Ayan, hey Posty! Kagising niya lang. And ayun, nagagawa ko ng merienda ko. Medyo madumi pa yung aming kusina kasi siyempre, mga galing pa kaming trabaho. Kuhanin ko muna itong aking iniinit. Yan! Ah! Woo! Yan. Isa sa mga favorite ko, ito. Tapos, ang palaman niya ay menudo. Diba? Okay na okay. Parang mga pagkain ng ano, Indian tsaka ng Arabo. Tinapay lang na may karne. Yan. Okay na yan. And, nandito na si Mrs. Kakarating niya lang. So, yun. Iinit na lang siya ng ulam. Di ba? Yan ang kagandahan. Pag meron na kayong niluto, kahapon pa lang, iinit na lang ngayon. And, nandito na si Mrs. May kinakwento pala si Mrs. Alam niyo yun, grabe yung halos kukunti na yung tindang mga ano sa negosyo, pasta, tsaka mga tinapay. Kasi nga, yun, simula nung nag-gera, yun, nagmahal dito lahat. Nagmahal yung gas, nagmahal ang kuryente, nagmahal ang mga pasta. So, yun, ang pinaka masyadong nagmahal dito yung gasolina. Ilang oras ka ng trabaho ngayon? 8 hours a day. Nang yung hapon? Tatlo. Tatlo? Magkano sumulit mo? Correct. Magkano nga? Magkano sa sweldo mo? 8 ba ang per hours ma? 10! Ba, malaki na yung pala ang sweldo ni 30 euros pala ang kinita mo ngayon. Gutom na ako. Pero yun na sabi ko, di ba, nagtrabaho, nag-overtime ako ng 3 oras din, pero 40 yung nakuha ko, 40 euros. So yun, ayun yung sinasabi kong iba pa rin yung katulad ng trabaho ko. Sa ano, sa trabaho. Binigyan ko na rin si Marcos ng pang ano, ng pang sa badu niya ng pera. Gumagawa na pala si Mrs. ng ano, nag-start na siyang mag
Diet? Nagda-diet ka na ba? Nag-ano na siya yung herbal life. Try natin. Ayan, ha? Walang masama. Ayan, yung iniinom niya ngayon. Herbal life. Tingnan niyo pala yung ginawa ni Mrs. Aming sopa. Kinumbera niya ng matinding cover. Kasi nga, ayan, may regla yung aso namin, si Posty. Tapos, yung balahibo niya, nalulugon. So, hindi ko pa siya nalilinisan eh. Bumili na rin naman ako ng pangsuklay. Pantanggal dun sa balahibo niya na natatanggal. So, siguro sa Saturday, lilinisin ko siya. Ay, meron ako ditong paboritong tutong. Siyempre, meron tayong itlog. And tinatad na carrots, sibuyas, at sedano. Let's go. Happy breakfast. Ayan. Kala mo nasa restaurant. Ako lang naman mag-isa dito sa bahay. So ayun, kain muna tayo. Good morning. And good morning sa inyo. At welcome sa panibagong vlog na naman natin. Kasi ngayon ay Saturday na naman. Siyempre, wala akong pasok. And si Mrs. Malas, pinapasok ng amo niya. Ay, marami daw gagawin, marami lilinisin. So pinapasok sa ng amo niya. And yun, si Kuya pumunta na sa school. And ready na si Posty. So, gagala ko muna siya ngayon. Hindi sasama si Basti. Ayaw niya. So, magpa-PlayStation na lang daw siya. So, ayun. Naglalakad na kami ni Posty ngayon, ha. Hey, Posty. Hey. Ayun, nandito kami sa tambahin ng mga aso. Okay na okay, di ba? So, ayun, dito na kami sa bahay ni Posty. So, lalabas ko naman si Basti. Kasi nakita ko may naglalaro mga batang basketball doon. Ayun, inaya ko siya na maglaro ng basketball para naman mapawis-pawisan siya, di ba? So, arating lang namin ni Posty ngayon. Ay, naghihintay siyang punasan. Yan o, sinubukan ko yung ganito. Yung napapanood ko sa TV na tali. Yan. Para madaling sumunod yung aso. So, pero hindi to original, nagawa lang, DIY lang yung ginawa ko. So, ayan, hey, hey, teka lang. Punasan pa kita. Ikaw muna nga, Les. And, pwet. Dalawang beses siyang tumae. Ibig sabihin, good sign. Hindi na siya tatay dito sa loob ng bahay. Ay! So yan, asama ko naman si Basti doon sa basketball court. Ay, oh no, how siya. Tapos, siguro pagkatapos namin maglaro ng basketball ng konti, luto naman ako. Yan, naglabas na ako ng isda. Yun, lulutuin ko. So yun, ready na ulit ako. Nagpalit na ako ng sapatos. Yun, nalagyan ko na rin ng sapatos si Basti. And, ayayin ko muna siya mag-basketball. Para naman mapawis-pawisan siya, di ba? Pero ang problema, wala kami makitang bola. Siguro nasa garage. So yun. Tara. Ciao, Basti. Nandito na kami. Ciao, Basti. Ciao. Ay, ayun. Nagluluto na ako. Linis ako ng isda. Ang lilis. Ayan, ha. Wow, tapos nilagyan ko ng parina. Tapos prito, di ba?
Sarap. Kulang na lang ng munggo, pero wala kaming munggo ngayon. Hindi kami nakabili. And yun, meron pa kami din dalawang isda. Ito yung parang tilapia dito, so yun, masarap din yan. Hindi ko pa siya nalagyan ng asin. And yun, medyo na-late kami pumunta dito sa bahay kasi alam niyo na, nag-basketball kami ni Basti. Para mainitan yung bata, so na-late kami ng ano. Kaya na-late ako medyo ng, kaya yun, magwawan na bago ako nakapagluto. Pero wala pa naman si Namesis, wala pa si Kuya. And siguro ready na to bago sila dumating. Mabilis na nga mamaluto itong diles. Sarap. Ang bango. Sigurado ng mga kapitbahay namin ito. Maamoy na naman yung amoy ng isda, di ba? Andito na si Mrs. Ayan, kakarating niya lang. Hindi pa luto yung mga pagkain. Itong ka na ba? Hello na ako. Kumusta ang trabaho mo? Mali. Bene. Grabe yung niluluto ko. Galit-galit muna tayo mga kapitbahay. Kasi dito pag nagluluto ka ng isda, palaging may nagsasabi na ano yung amoy isda na yun, nababahuan sila yung mga ay. Pero may nababahuan naman, hindi naman lahat nababahuan. So, ayun. Ganda ko sa may silip sa bintana. Sigurado may magsasabi na ano yung niluluto nun. Ito yung tinatawag na walang tapon. Ultimong tinik niya kain. Sobrang malutong din yung tinik. So, gustuhan to ni Basti. Tinanggal ko yung mga bituka niya. Kasi baka hindi magustuhan ni Basti yung lasa. Kaya, syempre, para marami makain yung bata, nilinis ko lahat. Kain na tayo. Tingnan nyo naman, ha. Wow, nabili ko lang kasi itong dilis na to. Sale siya. Bale, 2 euros lang ang bili ko dito. 65, 120 pesos yan sa Pilipinas. Ito naman, 6 euros ang kilo. So, yun. Sale kasi ang isda ngayon, kaya isda muna kami ngayon. And, yun, ready na. Gustong gusto nito. Kumain sa. So, ayan, nandito na rin si Kuya. And, kain na kami. Ay, grabe yung kinain namin. Busog na busog kami ni na misis. Nasira yung ano ni misis, yung diet. Ayan pala, may kukwento pala ako sa inyo. Kakabili lang namin itong sopa namin. May natanggal na tornilyo, ayaw nang bumukas yung ano, ito, ayaw nang bumukas. So, ayun, may natanggal na isang tornilyo. Nakita namin sa sahig. And ito. Hindi namin alam kung paano kakabit. Tingnan ko na lang sa ilalim siguro. Saan ba? Dito. So yun, nasolve na namin. Nailagay na namin yung tornilyo. Bini? And palagi ko matatanggal ulit kasi parang loose thread na yung pinagkakapitan niya. So mahalaga naman na kapit ulit namin. So grabe yung pinahinga namin. Magsa-7 na. So ayan, bibili naman kami ng hapunan. Balak namin, ano na lang, tinapay. Bibili lang kami ng mga palaman. So ayun, ang gagawin namin.